At ayun na nga guys, andito naman tayo ngayon sa pangalawang segment ng interview ko ngayong gabi. Kung saan ang interview natin ay yung bad boy ng hardcore, the enforcer, Mr. Onchi Dilacos. Yes. Hey Onchi, may gusto kong tanong sa'yo. May alam personal man. To ah. Oo. Oh. Bakit ka binansagang bad boy ng hardcore? Alam mo kasi yan, nagsimula yan. Yung kuya ko hindi marunong maglaro. Nakikita ko, pinagtatawa na. Kaya sabi ko, putang ina, hindi tama ito. Paglaki ko, putang na. Gagawin ko sa kanila yung ginagawa sa kanila. Anong ginawa mo una? Ayun, paano? Pinag-aralan ko, paano manira? Panundot ang mata? So, paano? Oo, ako, hindi dribble ako eh. Ay, sabihin ko, ipasa mo doon sa kabila. Di, tama ka na sa mata. Walang pa diba? Wala eh. Kaminis yun? Oo, kat, sa kabila, hindi tama ka na sa mata. Pasa diba? Mo doon. Oo, pasa mo doon. Pak, tama ka sa mata. Ulag ka. Oo, inaano mo ako. Anong nangyayari, minsan pagka tinatao ka, nilalaki, malaki, liit. Ang gagawin ko, atras ako. Pagdikit mo sa akin, headbutting kita. Pero ako, para sa akin, yan kasi yung mga yan, parang sa panimula mo. Pero nung pumasok ka sa PBA, para sa'yo at para sa mga manonood, meron kasi silang mga bagay na naging historical sa kanila. Ano yun? Durang kong... durang import? Import o totoo. Yun! Pero meron pa. Kasi pag-usapang PBA, everyone knows. Big J. Master at saka legendary Jaworski. Pero ikaw kasi yung kaisa-isang player na nakita ng lahat. Ako maliit pa ako nun. Pero yung mga taong nagkukwento sa akin nung na-interview kita, ikaw daw yung rookie na pumalag kay Jaworski. Oo, kasi... Pagka, alam mo sa PBA, pagka naglaro ka, nababait ka, kakainin ka ng buo. Kaya kailangan maging walang yaka. Kailan ka mga huling ninyo mabait? Hindi ko na alam. Kailan ba yan, Jake? Marami rin po akong natutunan dito kay Mr. Legend, Kuya Onchi. So yung photobasket mo nang ganyan, pag sinisipa, hindi na tama. So yung mga defense ang ganyan. Ayan, okay. Pero ako, kung aagawan kita ngayon ng bola, anong gagawin mo? Aagawan kita kaya, anong gagawin mo? Hindi, ito. Aagawan mo ako. Ito na yung daliri mo. Mababali na yan. Pwede kong ganunin. Kasi yun. Kanina pa akong gusto ko na umangal, wala lang akong matawag eh. Magaling sa martial arts, sira ulo ng totoong buhay, tsaka sa basketball. Sino kaya kampi ko dito? Ito ba? Hawak mo yung bola, sa ilalim ka. Tumake ka. Tumalon. Hindi yung bola, hampas mo sa baka niya. Ganun. Yun ginagawa mo? Hindi, nung time namin kasi. Masyadong physical. Pero kuya, yung bang mga nasaktan mo ng gusto sa PBA, napatawad ka? Eh, marami nagkikwento. Kamukha na isang kaibigan ko. Hindi na PBA. Nabali ko yung daliri. Hinataw ko sa daliri. Bali. Naangal yan. Ano namang ginawa mo para makabawi ka? Wala eh, sabi, niyayakap ko na lang, lalabi. hindi talaga ako makalimutan. Pero kasi, ikaw, bilang Mr. Onchi Dilacos, alam naman natin. Tapos, lumabas ka rin sa pelikula. Lumalabas ako. Ano yun? Nung araw eh, ikaw ba ay kinuha? O nagustuhan mo talaga mag-act? Hindi. Kasi, time na yun, unang-unang kumuha sa akin dyan, si Ronnie Ricketts. Naglalaro ako sa PBA, ayoko sumali sa pelikula kasi may yain talaga ako. Ngayon, nangyari, wala na akong pagtunan. So, pumayag na ako. Maputulko lang ha. Gusto ko lang din i-recognize si Kuya Onchi na hindi ka naman talaga mapipibi kung puro pananakit na. Talagang si Kuya Onchi po talaga. Talent ko noon. Magaling din talagang point guard. Magaling naman talaga. Tsaka meron siya mga highlights. Dagdag talent lang talaga. Yung nananakita. Umaga ako, kuya. Umaga ako. Hindi ako nakilala sa Santana. Kung hindi ako tinanggang Paris. Umaga, meron din akong trademark. Umaga, sa inyo kasi. Sa'yo. Sa pag... Kasi hindi ka mag... Naniniwala kung hindi ka magiging PBA player kung hindi ka magaling. Tama. Pero... Ang nag-focus ka more on sa ano mo? Sa depensa. Kailangan i-stop ko yung mga import. Pero nakita ko yung mga umaayaw pag nasasakta mo nung araw. Talaga masakit. Tsaka magaling ako sa paa. Kaya, magaling ako mag-tip-in. Ano ba yung mga naging sikreto mo para maging magaling ka sa basketball? Kasi gusto ko rin i-share yung ano yung kung bakit
marami tayong nalampasan o nadaig pagdating sa pagpapagaling o pagpapahusay ng sarili. Ano ba yung naging motivation mo sa kanila? Hindi ako, alam mo, di, yung ang ginagawa ko kasi, gusto kong gumaling, ano magiging ang dapat seryoso ko, iwasan ko drugs. Guys, ha? Di ba? Iwas sa drugs, discipline. Yun, discipline sa katawan. Kasi ako, sa vlog ko, guys, never ako nag-tolerate ng drugs, ng pagbibisyo ng malala. Kasi, I follow Jesus and God first. Itong mga taong to, titignan yung ganito, bad boy ng hardcore, nananakit ng gusto sa martial arts, depensa, and everything. Pero, pero, iba mga Diyos. Part ng learning. Kasi, ang martial arts, is, ano yan eh, depensa at pagpapakita lang na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo at yung mga tao sa paligid mo. Sa basketball naman, pagtatanggol mo yung kupunan mo. Oo, totoo yun. Pero ikaw, Kuya Olti, anong ang pinaka-life lesson para sa'yo? Sa akin, kung ako magtuturo sa bata, wag nilang gayahin yung mga laro namin. Yes, yan ang tunay na Onchi. Kasi isipin nyo ha, bad boy, pero may soft spot. Yan ang tunay na lalaki, mga Barako, Brusco, Bangis, no, Kuya? Kasi ang laro ngayon, malayo na sa dati ang panahon na. Paano ikaw compare? Malayo kasi ngayon pagka nadikitan ka ng ano, intentional foul, sakit yan, aray ka, di ba? Sakit pa rin eh. Ha? Sakit di ba? Pag sinalubong kita ng ganto, puro points yan dito. Kala ko mahal mo ako, ba't nga? Mahal namin siyempre yung Navarro, Junior. Okay. Navarro eh. Okay. Diba? Ayan na guys ha, babalikan namin kayo maya-maya kasi marami pa kami tatalakayin. Ngayon, titignan natin sila. Bilang matitigas, titignan natin paano sila manligaw, guys. Yun ang abang. Ako, Team Payabang, abangan nyo. Okay. Babalikan namin kayo maya-maya. Pakita tayo ng demo, Kuya. Kaya mo ba kami bigyan ng demo? Pwede. Kaya mo? Ay, i-apply ko kay Boji, kay Master Red. Huwag sa akin, masakit sa katawa. Oh, sige, kay Master Red. Ano? Hey! Ay, nahamog kita, tumayo ka. Parang gustong gumastig ni... Ayan, guys. Ayan. Guys, ha. Hey. Diba? Ito, ha. Ayan. Kakata ko. Sige, G. Master. Ayan. Ayan. Sige, ayan. Gaganunin ko siya ngayon. Aray mo! Ayun, di ba? Parang gumagat. Ganun ginagawa mo sa PBA? Oo, ganun. Di ba? Ano pang iba ba? Paano naman yung pagka yung titira sa harap ko? Ano yung titira sa harap ko? Paano mo ginagamit yung... Oo, eto, ayan. Tignan mo. Yung ginawa ni Master Red na paano mag... Self-defense, sundutin agad ang mata. Eto, ayan. Ayan, gaganunin ko agad yan. Ayan. Kita mo? Alam mo, minsan nagpapasalamat din, hindi kita ang kaligay. Oo, kung nakaligay mo ako, masasaktan ka. Pero mag-aaway tayo nun, sigurado. Hindi na, hindi ako lalaban sa'yo. Sakit na ng anak at ako ko sa kanya eh. Sa'yo pa kaya. Pare-pare tayong barumbado. Pero ngayon, good boy na, di ba? Pero kami guys, kahit kami ganito, meron kami pusong mapagmahal sa baryo at we follow Jesus in God. Yes, amen. Oh, ito, tignan nyo to, bad boy ng hardcore. Ito naman, martial art expert natin na kuya natin na talagang tuturuan tayo. Ngayon guys, iniimbitahan namin kayo kasi magla-live kami sa susunod at magpaturo kayo ng on the spot paano kayo tuturuan ng basketball ni ating legendary Onchi de la Cruz at ng atin naman pong martial art expert na si Kuya Red Dila. Ngayon, abangan nyo yan ha. Magla-live kami. Bahala na kayo. Paano nyo kami susundan? Ano kaya? Sabay okay. Siya tayo magbabay. Oh, sige. At ano nga Kuya? Alam kong busy ka niya sa cellphone mo. Baka puro babae. Wala? Wala nga magkagusto. Wala. Imposible. Hindi naman matatapos ang usapang Rod Navarro tapos yung vlog ko nang walang kantahan. Siyempre kakanta ka. Oh, pero may moko ng shades mo pag kumanta ako. Unahin mo muna si Red. Bakit mapahiram ko sa shades ko? Ano bang meron to? May mahiwagang ano yan, boses. Dito ba lang gagaling? Oo. Papasa ko lang sa'yo. Oh. Pero siguro doing abangan ng mga tao, nakakanta ka. Oo, pwede rin. Teka, tingnan natin, bagay ba? Ang ganda lalaki mo. Sa'yo na yan, maganda lalaki ka dyan. Hindi, ayoko. Sa'yo yan eh. Ito ang ano eh, magic voice mo. Ah, okay. Guys, panoorin nyo ha, mamaya i-upload ko yung mga kantahan namin ng mga legendaring kasama ko ngayon. At ayun nga, inagawan ako ng salamin. Nandun daw yung kapangyarihan ko. Ngayon, titignan natin kung sumapi ba.
Lalasing na lang, lalasing na. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinasabi meron akong nag-aaral. Pag-iayaban sa panaginip na kung may pagpiriwan yaman na kapag naka sa akin ay wala kapisigan ay tulad isang sumpa ang aking ginay ang tangi ko kagamanan sa panaginip na Doon'y kaya kong ikapusihin ng langit. Galing! Doon'y kaya kong ipagbawal buhos ng ulan sa pagdiin ng kita na hagkabina doon lang. Yes! Kung di dahil sa pagkata ay tapos ko na ang pag-aaral na pinigay ng halaga sa awitin kong ito hanggat madarama mga pangarap ko walang pangangamba doon ay kaya kong ipunit lahat ng bituin doon ay kaya kong ikapusihip ng hangin. Alright! Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan sa pag-iit lang kita lahat kang pinagdulan. Doon ay kaya kong ipunit lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ikapunit ng langit. Direk! Baka naman! Direk! Bakit yung itatlo? Sa panaginip lang kita lahat kang pina doon lang. Sa panaginip lang kita lahat kang pina doon lang. Kala ko magic boys to eh. Hindi gumanda ang boses ko para talaga sa ipala yan eh. Ang ganda ng boses ko. Ganda. Wala eh. Hindi mo ba alam, labing wala yung nag-message sa akin ngayon, ikakama ka raw nila lahat. Buta na. Okay yun, okay yun. Buta na, lasing na ako. Naniniwala ka na. Ha? Sa magic na ito. Ayun, pwede. Pero yung sa kanta, nawala boses ko eh. Hindi, dahil nga ito labing wala. Inom na lang tayo. At ito. Make Believe by Marco Sisi. When I'm alone, pretend the love would come along. And even when you're gone, still that love lingers on. I pray such emptiness. An evening just like this brings loneliness. When I think of you, those words were said. As if they true, when your love was wrong, even though it was wrong. Yes. So I'm just put all the stars in a song. It's just
your smile, without your touch, without your love. It just amazes me, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. Okay na. Nakatapos. Nakatapos na. Inaamon ko po lahat ang gustong umangal. Makarati sana kayo. No, deny. It's true. It's time we would say I do. I'm longing for the past, but it can't. Could not come. So I just put all the stars in a song. It just a make believe. All right. But I just can't. Without your smile, without your touch, without your love, it's just a make-believe, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. Shout out nga pala kay Marco Season, kung pari ko yun. Yes, shout out, Marco. Nakasama ko yan. Boss Marco, I love you. Sa aking buhay, umaga po'y aking hinihintay. Pambihirang pagkakataon niya. Siya kaya, ang buhay sa mundo. Kayo'y poin, walang kasiguruhin. Kailan kaya ako'y di naluluha? At ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Natutupad na! Natutupad na! Diyan na tayo! Yes! Ang umaga. Pero natanggap niya. Kumbaga, ginawa ko yun dahil gusto ko maharap ako kay Lord eh. Pero kung sarili ko lang, gusto ko na yun eh. Kasi mababago yung buhay mo, di ba? Pero ang pinili ko, yung paano ko manap sa Panginoon. Tapos naniniwala ako na pagka layo-layo mo ng umaga, eh, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Simple lang buhay ko eh. Simple lang. Pag wala akong ginagawa sa bahay lang, pag walang trabaho, naiingit ako lang masaya yung mga anak ko. Father, nakapagpakita na tayo. Ikaw, nakapagpakita. Oo, magpakita ka sa amin ng pakitang gilas. Pakita mo yung patay mo, yung mga para maalala ko. Pakita mo naman kung ano yung minana mo sa papa mo. Minana ko sa tatay ko. Pakita mo yun. Wala naman problema yun. Lagi naman ako lang. Sige nga. Ipakita mo alam, brother, kuya, mga kuya. Lagi ako nakanda. Ay, maganda ka na. Pakita na na yun. Eh, bakit hindi? Sige. Yan ba? Yeah! Rod Navarro Jr. Yeah. Pwede na ba yun? Pwede. Utang galing. Kaya pala, dapat may ipagyabang. Salamat mga kuya. Guys, I love you mga kuya. Thank you. Salamat po. I love you. At syempre pa, hindi naman tayo magpapahuli. Lahat naman ng interview ko ay naalay ko sa aking mabuting ama na si Rod Navarro Sr. Ngayon, hindi ko mabubuklod ang mga tao na to kung hindi dahil sa usapang Rod Navarro.
Kuya Onji, ano naman sa'yo ang naaalala mo? Huwag mo akong paandaran eh. Papaliwanag ako eh. Hindi pa ako nagtatanong na galit na. Rondabaro nga. Ngayon, dadako naman ako doon sa master ko. Master, mahit ba ulo mo? Hindi. Alam mo eh, gusto ko lang malaman yun na kayo lumalabas din miski pa paano sa pelikula. Susubukan ko yung tala. Joke. Basta naalala ko, pagka may electric fan, super hangin talaga. Yan ang usapang Rondabaro. Mr. Onchi de la Cruz, legendary PBA player, at ang ating pong master ng martial arts na kahit saan man dumako, kahit sino man ang tanungin mo, Mr. Red Dilia. Kaya wala po ako masabi. So guys, saludo po ako sa mga tao to. Ito po ang ending ng aking programa ngayon at sana maulit pa sa aming live. Kaya guys, bye-bye! The soundtrack. Let's go.